Kina iniinom pala. Saka kami rin ako nakita ng isang hilog naman na noni fruit sa Thailand naman. Talagang sinalad. Parang mga masarap. Kinamas muna sa asin, binabad. Benta na rin ito. Na-research ko na yung mga tinatanong mong mga pangalan na mga gulay na tikmam yung pinakita mo sa akin mga pictures. Tara dito. Ah, oo. Yung mga natikman ko, medyo na siyempre iba natikman mo. Siyempre, iba kakaiba sa'yo. Sinasabi nga, di ba, ang pagkain ay kultura. Oo. Kaya sana, irespeto natin yung mga kinakain ng ibang tao. Di ba? Ganun lang yun. Halimbawa, sa Pilipinas, meron tayong mga gulay. Nung dumating tayo dito sa Finland, di ba? Wala na. Yung mga ordinaryong gulay sa atin, hindi pala ordinaryo dito. Tulad ng palaya, upo, kalabasa, patola, lahat. Hindi nila alam kung paano i-prepare, di ba? Saka talaga dapat nire-respeto nila kung yung makinakain yung ibang tao. Di ba? Yun ang importante. Yung pagdating ko rin dito, di ba? Ikaw. Lalo na ako lagi nasa gubat ng walang mushroom sa mga beer. Sobrang tuwa-tuwa ako, di ba? Nakamiss nga yun Hindi ko rin alam mga yun. So, it's a matter of respect. Proper education and understanding. Wow. Oo, ganun lang yun. Social. Siyempre, huwag natin pagtawanan kung halimbawa, di ba meron na tayong video ginawa ako. May ginawa akong video, dalawang video na yung kala natin mga damo lang, nakakain pala Napanood ko yun. Yung hindi natin pinapansin sa Pilipinas pero sa ibang lugar, di ba? Pinakain pala. So, ang gagawin natin yung medyo educational. Gumumulat natin yung mata, puso't isipan ng mga manunod natin na meron palang mga ganito na nakakain. Baka mamaya nasa paligid nyo lang po ito. Makakatipid kaya, din. Bago po natin umpisan po itong kwentuhan po namin ni Ben, kakambal ko. Wala na naman sarili mo. Respeto kailangan talaga. Yes. Respeto po talaga ang kinakailangan po natin. Yun. Siyempre, isipin natin. Excuse me. Sige, ikaw dala kumain ng ano muna. Ng citrus. Sarap, tamis. Ayun. Kawawala na naman ako sa sarili ko. Pansin ko nga. Ayun, may mga pagkain po kasi may mga gulay-gulay na hindi natin napapansin. Prutas, mga wild, yung pagpa-forage po, di ba? Yung pagpunta ko dito sa Finland, di ba? Yung pangharambat ko ng mga mushrooms, ng mga berries. Pagpunta natin, di ba? Na sa pag-iisip ko ay hindi naman po masyadong na-orient po ng mga kapatid. Siyempre, alam ko nang uuwi yung mga kapatid ko dito dati ng mga mushroom base. Pero hindi ko po alam yung pakaramdam na nanguha. Pagkay pa talaga mismo nang uuha, napakasarap po at napakalinis po ng lugar. Satisfying. Kaya pag may nakikita po tayo mga ibang YouTube channels, mga videos, nakita po kayo, ay, kinakain pala yung bunga ng ipil-ipil. Ay, kinakain pala yung usbong ng kasoy. Kinakain nila ng hilaw. Ay, kinakain nila ng pala yung hilaw. Huwag magulat. Kasi hindi po natin nakasanayan. Opo, sinasabi nga po, di ba, ulitin po natin, food is culture. Opo. Kasi kapag bumisita po tayo sa isang lugar, in-invite po tayo, ano po ba o unang ihahain po sa atin yung pagkain. Kapag ininsulto po natin yung pagkain, hindi lang po natin ininsulto yung mga taong nakatira po. Pati bansa nila. Opo, sa pamahay po na yun. Huwag magmayaman, magmarunong, huwag maging ignorante. Kailangan po bukas po ang ating pag-iisip sa lahat. Saka, hindi naman po na kayo magtanong paano ba kainin nyo kasi sabihin nyo, magsabi po kayo ng totoo. Ma-appreciate po yung mga taong nag-invite po sa inyo sa pamamahay nila. Opo. Pag magpasosyal. Ay, naku, sa amin, pampurga lang yan ng mga kambing ng mga... Huwag naman ganun. Huwag ganun. Baka maapekto sa dead, lumabas na ba? Di ba? Di ba, Ben? Tama. Oo, tama naman. Kailangan talaga nire-respeto kung inaing pinagdirapan nila yun. Tapos, kung ano pa sasabihin ninyo, di ba? Okay, yeah. Nakatalibon. On point. O, di ba? Ayan. O, Ben, ito na yung una na prutas. Yung, may napanood ka, di ba, sabi mo, hindi mo ito na-try,
yung bulaklak ng puno, yung bulaklak ng... Bulaklak ng puno? Bulak yung puno kasi dalawang klaseng bulak. Ah, bulak. Yung mabababa, yung talagang common na bulak, di ba? Okay. Tayo sa may puno, nakita mo may mga bunga. Oo, oh, nakakain pala kinakain, yun. Kinakain, sinasalad, sinasawsaw sa spicy. Mm-hmm. Halimbawa, eh, sa may nakita tayong isang bansa, sa Cambodia. Sa Cambodia. Ano yung common sa kanila yun. Mm-hmm. Tapos iba may nakita ka mga comments na hindi ka nais-nais, hindi maganda. Mga troll. Oo. Mga na, trolls. Ano ba naman itong mga tao para wala parang walang kinakain. Hindi nila naiintindihan na common yun o yeah, lokal. Oo, oh, respeto na lang. Respeto talaga. Kasi nga sinasabi nga, experience is the best teacher. Kailangan maranasan niyo isang bagay bago kayo matutunan. Hindi yung judge and judge. Talakay ng talak. Nakala nyo alam nyo lahat sa buong mundo. Correct. On point. Yes. Diba, Ben? Mm, tama ka. Hindi dapat talagang ganun magsasalita nung kung ano-ano. Yeah. Ano. That's diba? Right. Mm. That's right. Yeah. Oo. Kukomment na lang kung ano-ano. Okay. O ito, yun, may nakita talaga o isang video na nakagulat ako na kinakain pala yung diba? Yung mga yang daw, yung mga yang. Yung talagang yellow green o mag-green pa lang. Kasi pag medyo old na, makunat na, yun. Nakita ko yung pag-repair, iba. Nilalagyan pa nila ng dinikdik. Na binusa, na spicy, na langgam at itong ng langgam. Mm-hmm. Okay, kinakain po sa... Nakakita ko ng gasa po. Huwag po natin pagtawanan. Kasi baka mami, may kinakain naman tayo na kakaiba sa mga puti. Mm-hmm. Diba, pagtatawan tayo, hindi po natin gusto yun. Diba, pag pumunta tayo sa ibang bansa, kakain ba tayo, makakain ba tayong tuyo? Sa harapan nila, sabi na may kinakain yung bulok na yan. Mm-hmm. Insult. Insult po. Tayo. May nakita ko isang video. Sabi mo, nakita ko isang video. Marami pa, chine ko nga eh. Oh, marami. Yung itong cotton tree fruit. So, kinakain palaga. Ang tawag dito sa Cambodia ay kapok. K-A-P-O-K. Kapok fruit. Mm-hmm. So, cotton tree fruit. Talaga sinasala nila, kinakain nila. Iba yung niluluto. Depende sa preparation. Depende sa panlasa. Kasi tayo, meron naman tayo iba't ibang panlasa. Iba ayaw natin mapait, ayaw natin maasim. Tapos magko-comment tayo na dahil hindi natin gusto. Kapag hindi nyo naman gusto yung napapanood nyo, huwag na kayo nang mag-comment ng negatibo. Mm-hmm. Parang pinakikita nyo lang yung personalidad nyo tapos wala naman kayong mga litrato, di ba? Mm-hmm. Tama. Remember, karma is real. Tama. Hindi mangyayari sa... Kung sakali hindi bumalik sa inyo ang karma, huwag naman sa mahal sa buhay mo. Sakali na, baka sa isa sa mahal po ninyo, baka sa kanila naman... bumalik at magsisi kayo. Hindi maganda. Po pagsisisi. Kaya ingat-ingat po sa pagkomento. Ayan. Ito yung kapok fruit o cotton tree fruit. Di ba ang ganda nun ang bunga nun sa mga sanga? Yung mga sanga parang Christmas tree. Oo, ang ganda yung pahiga yung mga sanga. Yan. Ito yung kapok fruit ang tawag nyo sa Cambodia. Yung cotton tree fruit naman sa English. Di ba? Gusto mo i-try? Oo naman, bakit naman hindi kung mayroon talaga alam mo yung prepare? Gusto kong itry, kung mayroon ba naman mas nakakaalam. Siyempre ako naman, hindi ko naman alam ang pag-prepare noon. Diba? Siyempre kung hindi nyo naman alam at kung hindi naman nyo ang pag-prepare, siyempre huwag nyo subukan kasi ganito po eh. Kung ang sistema po ng katawan po ninyo ay iba at tatry nyo po ibang pagkain, siyempre baka magbago ang pangaramdam po ninyo, parang hindi maganda yung nararamdaman po ninyo kasi sa bawat pagsubok po ng bawat pagkain, hindi nakasanayan ang tawang po niya, siyempre may epekto po, maganda o hindi. Okay. Pero kung wala namang, kung malakas ang loob po niyo, talaga adventurer po kayo, go lang, di ba? Oh, tama. Wala namang masama po kasi nasubukan ko po yung mga ibang pagkain po talaga eh. Sa mga pagkain ko po yung mga ilaw na ampalaya, na talong, nasawsaw po ng mga Thai, sa Vietnamese friends, marami po mga gulay manamis, na. Manamis. Kala ko nasa gubat lang yung sinerve po nila sa akin dito sa Finland, nung pumunta pa sila sa Asian shop. O di ba? Yung gumawa ako, di ba, ng tayo papaya salad tapos may mga hipon. Sarap nun. Nagulay ka tinanong mo gusto gusto mo. Napakasarap nun. Lalo nilidyan mo ito yung hipon. Napakasarap gusto gusto mo yung papaya salad. Oh. Ayun. Yun po. Huwag tayong mapanghusga. At kung adventurous po talaga kayo. Di ba? Try po ninyo. At ito naman. Yung ano. Ito yung sinasabi mong na-try mo na. Yung tangkay ng water lily. Yung ordinaryong water lily. Masarap po yung mga pictures dito sa ice cream. Sarap. Pa-flash po namin dalawa. May gata. Matim daw po siya ng ano, yung may gata. Tangkay ng water lily ginataan. Mm-hmm. Di ba? Sabi mo masarap pa ang laing. Oo, masarap talaga. Laing na laing ang lasa. Napakasarap. Malinis ang pagkakagawa. Tidigan mong foreigner din naghahin sa'yo. Oo, natikman mo rin yun, di ba?
Sa pinatikman ko, masarap naman. Para po sa talagang lain, kaya natikman ko rin po yung ginataan, tapos may daing, maang po na, pakasarap. Ganun din po, parang gabi, binabalatan din po nila yung, ano, siyempre, presyo. May meron pong mga YouTube videos, makikita po ninyo. Sa ibang Southeast Asian countries. Yan talaga pinipreper. Pati nga po yung bulaklak eh. Yung bulaklak, kinakain din po ng hilaw. Sinasaw po nila sa spicy sauce, spicy dip. Di ba? Hindi ko pa po natatry yung bulaklak. Hindi ko pa natatry. Kaya masarap po. Hintang kayo masarap. Ibig sabihin, sinasabihin na, ano ba yan? Mga wala na yatang makain yung mga yun. Huwag po tayo magsasalita po ng mga ganyang bagay. Nakain surte ganun. May mga bagay po kasi na, di ba, hindi natin nakasanayan. At dapat ibigay natin ay respeto. Yung, tama. Tama, di ba? Kasi kapag may mga bagay sa Panginoon natin, in-invite tayo sa lugar po nila. Tapos di natin titikman. Tapos makita natin kayo ba? Tapos ngingisip tayo, ano ba yun? Ako, hindi ko kakano. Ay, ako tikman. Disrespectful. Kung hindi po kayo magiging malawak ang inyong pag-iisip, hindi magiging malawak ang inyong pag-iisip, at kung wala naman kayong allergy, tikman po ninyong pinipindahal para po sa inyo. Ibig sabihin, masaya sila na inanda, agayin sila ng ganun. Malay nyo, special pala sa kanila. Tapos pagkatawanan po ninyo. Di ba man insulto po? Saan ba na naka-insulto yun? Ayun. So, itong mga... Yung materially, meron niya po kasing maliit na mga shoots na mga lumalawit-lawit na maliliit, di ba? Yun. Iba po, ginigisa po nila yun. Magaling po kasi ibang Southeast Asian countries. So, tama. Kaysa sa atin. Kasi may mga Southeast Asian countries na hindi naman po masyadong na-colonize o nasakop po ng mga ibang bansa. Hindi po tayo katulad sa Pilipinas. Mm-hmm. Nasakop po tayo. Kaya yung pagkain po natin, siyempre, medyo nagle-level up dahil sa pagtuturo ng ibang lahi. Banyaga. Okay, etong pangatlo, yung sinasabi, yung pag naglalakad tayo sa palais, dahan sa bukid, di ba, sa gubat, napakarami ito, yung noni fruit. Parang maliliit siya. Parang lang tayo, di ba? Sabi mo, ano ba ito? Parang maliliit na lang nga, di ba? Ayun, pinakulaan niya isang video sa Southeast Asia. Hindi ko alam kung isang bansa siya. Pinakulaan niya, tapos dinigdig niya, may mga ibang ingredients. Dinigdig, pinakuluan, tapos ginawang juice, blended, tapos pinainom sa kapatid niya. Ininom pala. Sa kanina rin ako nakita ng isang hilog naman na noni fruit sa Thailand naman. Talagang sinalad. Parang mga masarap. Kinamas muna sa asin, binabad, tapos ginawang sa iniwan ng pinong-pino. So, yung mga inatatakutan natin, di ba? Kinakain sa iba. Pero, ito po inuulit po namin. Kapag hindi nyo po nasubukan pa, at kung nagdadalawang isip po kayo na subukan, wag na po, kasi baka mamaya iba yung sistema ng katawan ninyo kung hindi nyo nakasanayan, di ba? Katulad po na dumating excuse me, di ba naman dumating tayo dito sa Finland, uminom tayo ng ordinaryong gatas sa Pilipinas naman, kahit anong gatas na inyong natin, di ba? Di mas masakit yung dinan. Pero ito, uminom tayo ng fresh milk, sobrang excited tayo kasi feeling mayaman, di ba? Yun. Tapos, masakit sa tiyan. Namin, bakit ganun? Para kaming nagkaroon, parang, alam niyo, parang nagtay kami. So, binisitayan namin yung doktor, sabi nila, dapat inom po namin lactose free. Tingnan nga, ano ba lactose? Lactose free. Yun. Kaya iba kasi yung sistema natin. Sabihin nyo po yung mga bacteria na nasa social? Fresh milk na talagang pag inumin po ninyo, makaka-apekto po doon sa inyong digestive system, no? Po na hindi gusto. Kasi inyum natin sa labit mo. Pero minum naman tayo ng, di ba, ng mga fresh na gatas ng kalabaw. Di ba, sinanay? Gatas ng kalabaw, kambing. Kaya syempre, iba-iba po kasing bakterya na nasa gatas. So, kapag inakasanayin sa Pilipinas at ng ibang masa po kayo, sistema po ng katawan po ninyo ay nagbabago. Kaya kung magdatry po kayo ng mga wild na mga gulay na prutas, dahan-dahan po, wag po biglaan. Titikim-tikim po muna kayo. Pag nakasanayan po ng nakatawan ninyo, then go. Kung pumunta po sa hanggang, tikim-tikim po ay para hindi po ma-insulto yung ano, yung nag-invite sa inyo. O diba? Kasi pinag-irapan po ninyo. So, pag nagustuhan ninyo, gawin ninyo sa bahay ninyo, diba? Doon kayo magmatakaw. Bahay ninyo, o magtaiman kayo, at least nasa lugar naman. Hindi po joke, siyempre naman, marami kang kakainin. Diba? Kasi yung sistema po natin, nababago kung meron tayong bago kakainin.
Pero hindi naman lagi. Magre-react po yung katawan po natin. Huwag magmatakaw lagi. Mabaho. Correct. Sa'yo. On point. Tama-tama naman. Kailangan ito talaga po, lagi ingat. Ito naman po susunod ay napaka-common. Talagang pangkaraniwan lang po sa atin. Alam niyo po ba na ang sigarilyas, hindi lang po bunga ang pwedeng kainin. Pwede po itong kainin ng hilaw, sigarilyas. Nakikita niyo naman po sa ibang mga YouTubers. So po, ang bulaklak, ang usbong, at ang ugat po may laman. Ginugulay po yan. Natutunan ko po yan sa mga Vietnamese Thai na kaibigan ko po. Napakasarap po yung bulaklak po. Pag kinain po niyo, pwede niyo sa salad, manamis-namis. Saka po yung tangkay, manamis-namis. Pero mas masarap tangkay sa yung pangkaraniwang gis. O, depende po sa inyo kung pwede niyo halos sa pakbit, ginataan. Napakasarap po. Diba? Noong natin kung may sigarilyas, ano yung... Diba nagpunta tayo sa kaibigan natin yung isang Thai? Ano sabi? Ano sabi? Yung usbong pinak... O, di ba sarap, di ba? Maala, nagulat na sa... Sabi ko yung usbong masarap talaga. Yung ginisa lang, napakasarap ng lasa. Lalo na yung gata. Masarap ng lasa. Yung green curry. Oo, maanga-anghang. Napakaraming kanin na kain. Yun, napakasarap. Kaya maging malasin ang mag-iisip. Galing natin. Para po yung pag-aaral, huwag tayo magsusulat ng sabi daw, ganito daw, kapag kumain daw ng bayabas, o kamatis na kasama ang budaw daw. Yun po ay isang alamat. May mga kaibigan po kami dito mga doktor at sinasabi yun ay hindi doktor. Okay. Kailangan may okay, source. Sa mga ganun. Okay. Ito naman, susunod po natin, hindi ko po alam kung mayroon po sa... karamihan nga po ito tumutubo sa mga ilog. Eh, tinatanong mo, di ba? Noong nasa ilog tayo, sa matungaw, sa Bulacan-Bulacan, di ba? Sabi nakita mo ito sa may ilog na matalay. Nasabi mo eh, oo. Parang pato na ganda nga intindihan, di ba? O sabi mo, sinabi nga sa'yo, ang ganda ng dahon kasi medyo shiny, parang dahon din na medyo nara, pero iba-ibang formation, di ba? Tapos ang ganda ng bulak. Ang ganda ng bunga, di ba? Matigas yung... So, kinakain pala ito. Ang pangalan po nito ay Orophyllum indicum. O Orophyllum, depende po kung saan na pronounce ko. Ginugulay po yung bulaklak. Yun, yung bunga. Bulaklak matigas din. Yun. At yung tangkay po nito, for medicinal purposes. Sa Cambodia po, ginagamit po nila. Din sa pagluluto po ito. Pero diba, hindi po natin kasi naalam, pinapansin eh. Iba po yung bakawan. Ito po yung medyo matataba po yung bunga. O na mahaba. Sa gilid po ng ilog. Mayroon na tumutubo rin po ito sa lupa. Gusto po kasi nito medyo mamasa-masa po yung lupa kaya tumutubo. Parang yung tibig na bunga. Mamaya pa sabihin ko po yung Asian fig fruit. Kasama din po ng topic na ito. So, kinakain din talaga yun. Pero, syempre sa mga malalakas ng loob, mag-research po ng mabuti. Ito pinapakita po namin pictures. Base po ito sa na-research po namin, pinanood po namin videos bago po namin i-share sa inyo, di ba? Ingat po, ingat. Huwag magmarunong kung hindi sigurado. Tama. Magtanong para matuto. Pinilakan lakbay kasabihan. Wow. Credit sa manggagaya. Credit nyo naman sa amin. Ayan! Sa kanya pala. Susunod naman natin, meron po kasing dalawang klase ng makahiya. Yung makahiya po na tumutubo sa mga lupa, di ba? Makikita po ninyo, matinik. Matigas yung tangkay, di ba? Mabilis dumami. Mimosa po ang tawag po doon sa English ng makahiya. May ibang translation naman po sa English. Meron naman po tinatawag na water mimosa. Ang water mimosa naman po, matataba ang tangkay na medyo may tinig din. Ang tangkay po parang tangkay na ngong. Pero yung dahon at bulaklak halos pareho po. Ito po ang tinatawag na water. Sarap yun! Di ba? Sarap. O di ba? Tatigman ko yan. Sarap. Misa din nakikita tayo sa bukid. Bihira lang din eh. Depende po sa lugar. Oo. Hindi po yun makaya na sa tubig eh, matigas ang tangkay. Hindi po. Meron po isang tangkay. Ang katawan para pong katawan ng kong. Water mimosa. Nung natikman ko po ito, napakasarap. May konting pait, pero napakasarap. O parang kangkong din ang sarap. Texture. Yung nagluto yung kaibigan, di ba natin tayo? Di ba? Ano sa... Salad na pantas. Masarap. Gusto ko yung maanghang. Yung manamis-namis. Saka yung sauce ng katawan. Parang sa kangkong din.
Napakasarap. May sticky rice. Pinorta sa itlog na bangang. Tapos ensalada. Ito po yung gusto ng ensalada ng mga tayo. Napakasarap. Pinabulan ng bagya. Tapos iniwa. Ginoon po ng yung putol-putol. Tapos yung manamis. Napakasarap. Medyo mapair pero masarap. Pero wala na pong makita ngayon sa masyado sa Pilipinas. Dati po may nakikita po kami sa mga bukid na ganito. Pero ngayon wala na. Parang itinigin na po sa lugar sa Pilipinas. Tumuha sa kumuha. Hindi po ito kapinarin na lang. Ito po yung parang makaya na sa tubig magtaba po. Pag nakita po kayo yun, water mimosa po ang tawag doon. Water na sarap makihiyang po. Tubig. Makaya sa tubig. Okay. Mataba tangkay. Ito, ito yung mga pinagtatanong mo. Hirapan din ako mag-research ito yun. Para tayo usay mo talaga? Sana na ako may natutunan. Oo oh, naman. Okay, sunod naman natin ay ang tibig o ang tinatawag na Asian Wild Asian Fig. O, oh, di ba? Marami oh, sa scientific nito ay sa paligid-ligid. Fibus nota. Yan. Wild Fig Fruit. Yan. May mga babies na rin po kumakalat sa Pilipinas na nakakain po talaga. At talagang kinakain po kasi nakita po kayo sa ng video naman sa Vietnam, saka sa Cambodia naman po, saka sa Thailand, na kinakain po talaga. Kinasalad, iba ginagawang soup. Iba talaga sinasawak po sa bagoong kinakain. Iba kinakain po talaga ng himig. Sanin na po sila sa lasa? Kasi sa atin, yung panlasa na po natin, siyempre, iba-iba po, di ba? Pag kumain tayo ng kapalaya, ayaw natin ng kapalaya sa pakuloy. Diba? Gusto mo, so ganun lang po, diba? Respect. Depende sa akin yun. ISPCC. Come on. Respect. 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 Ayun, yun po. So, marami po talaga kumakalat ng videos about po doon sa tibig. Oo, oh, tibig po. Marami po rin sa bakuran ko po sa nabili ko pong lupa. Napakaganda. Pero, kailangan mo pong kasing tanggalin kasi pag lumaki po talaga ito, napakalaki. Kasi gusto ko po magtanim ng ibang kulay. Maganda rin po itong lilipin. Kasi natatamo din po kapag masyadong masukal na po yung bakuran, baka bahay. Sukal. Nakakas, di ba? So, ito. Hindi ko pa na-try. Gusto mo i-try? Oo, ako naman, bakit na ito? Meron talaga mas nakakalam magpere. Ako naman po, hindi po ako maglalakas ng loob na ako po tatry ko dahil nakita ko naman. Hindi po, hindi po. Siyempre may mga proseso po kasi ng pagluluto eh. Di ba? Gusto ko meron talagang magluluto na nakikita ko. Talagang yung mga Thai friends ko po na nakita ko yung pag-prepare na ng water mimosa. Yung usbong po ng kasoy, kinataan. So, alam ko na, pwede pala yung gamitin yung usbong ng kasoy. Yung ipil-ipil, na malalang ng buto, yung stinky beans po, tawag siya malalang ipil-ipil na pala, stinky beans po. Yung ipil-ipil naman na yan, natikmang ko rin. So, depende po sa pag-prepare. Yung tatanong niya po, yung sa ipil-ipil, siyempre, hindi para sa akin yung panlasa ng ipil-ipil na fresh sa kayong buto, hindi po. Pero masarap po yung buto ng malaking ipil-ipil sa stir-fry na pagluto. Pero hindi lang masarap masyadong gusto. Ayoko makipag-plastic. Ako din yung tikman mo, diba? Gusto mo ba yung ilaw? Pero ano makasit tayo? Hindi. Yung luto gusto ko talaga yung isa. Mas masarap talaga yung luto lang. Okay. Sunod naman po natin ay wild mini cucumber. Ito po na nasama ko na po sa dami. Yeah, masarap yan. Hindi natin alam nakakain pala. Binanggit ko lang po yung bunga. Alam mo ba yung usbong sa kanyang dahon pala nito? Nasasalad saka nagugulay. Ah, di ba? Ah, pala, bunga lang. Sa iba sa ibang bansa sa Thailand sa Cambodia. Kasi yung ibang bansa sa Southeast Asia hindi ko po makita eh. Kasi mostly yung kapag exotic, di ba? O wild. Forage ng mga vegetables and fruits. Basta nakikita natin sa YouTube, di ba? From Vietnam, Cambodia, Thailand. Ang iba yung Cambodia, Thailand. Yun. So, yun po. Bagong kalaman sa akin. Pero itong wild mini cucumber, masarap naman siya. Lasang pipino. Crunchy, yung maliliit. Masarap. Okay, next naman matama natin. Pero masarap. Yung turmeric o yung luyang dilaw. O, di ba? Ano pagkakaalam mo sa luyang dilaw na nakakain? Eh, di yung, yung laman lang, di ba? Yung lang naman yung ginagawin, kinapowder. Ilan po alam na pwedeng gawin powder. Pero di ko ba alam, yung bulakalak nito na yang ay kinakain din pwedeng gawin salad?
At kung bumuka naman yung bulaklak na malaki, hinahalo nila ito para ding luya, pampalasa sa pagkain. O, di ba? Kasi pag yan daw yung bulaklak, medyo matamis at hindi masyadong matapang ang lasa. Pero pag bumuka na yung mga bulaklak, parang lasa na rin daw ng turmeric, yung luyang dilaw, ganun. Kaya pwede rin itong panggisa. Sa kanyang texture, pwedeng kainin kasi mas malambot kumpara sa root. Iyon ang explanation nila. Pero hindi ko pa natin. Mayroon ang magandang point. O, oh, di ba? Sinugat eh. Ito. Ito na yung mga tanong mo. Di ba nakakagulat din? Salamat naman. O ano naman gusto mong sabihin sa mga manonood natin na nagdadalawang isip kainin yung mga ganito? Respeto, huwag maging ignorante, huwag batikusin ang mga ibang kultura, lalo na pagdating sa pagkain. Dahil ang pagkain ay kultura, respeto. May point, yeah. Tama po, yeah. Di ba? Kailangan po talaga natin na respeto po yung ibang kultura. Kung ano po yung kinakain nila. Dahil ang pagkain po ay kultura. Kapag in-invite po kultura tayo sa kanilang mga pamamahay bilang bisita, tikman. Katulad po, di ba, ng mga ibang puting banyaga pag pumunta po sa Pilipinas. Nakakatuwa po, di ba, kung baka naging sikat yung mga puting banyaga pag pumunta po sa Pilipinas. Kasi, kahit may dalawang isip po sila na subukan yung pagkain, sinusubukan po nila. Tinitikman nila. Pag gusto po nilang subukan. Kaya tayo namang mga Pilipino, kung pupunta tayo sa ibang Asian countries o Asian regions, at may mga kaibigan dyan naman ito na galing sa ibang Asian countries at magsiserve sa atin na parang hindi maganda sa paningin natin o parang nagdadalong isip tayong kainin ko. Wala naman po tayong allergy, tikman po natin. Hindi naman sinasabi kumain kayo na marami. Sign of respect po. Sa akin, kailangan maging honest kayo. Di ba? Kailangan maging honest. Yes. Magtanong kung ano na yun nandoon. Di ba? Kailangan maging honest. Kung ano nasa pagkain. In a very polite or magalang na polite. Na pasensya na ito lang na ito, paano ba ito kainin? Ano ba? Ano ba lang ba? No, diba? Kasi minsan, iba lang, hindi nila ma-explain sa English, hindi nila ma-explain sa kanilang language, pero sa pagtikim po, diba? Hindi na malalaman. O Ben, paano? Maraming salamat. Well, thanks. Dahil sa'yo din naman. Salamat naman sa'yo. Naman ako mag-research ito. Kasi hindi man natin kain mo mga Asian, wild Asian fruits and vegetables. Kasi di ba mami, nasa bakwaran lang nila, di ba? O wala mga masama kung susubukan. Pero ingat. Susubukan din. Kung sigurado kayong yun, yun. Exactly, ingat po. Pero huwag magmarunong, ha? Kung sigurado silang yun talaga yun, subukan. Pero yung bulak-alak po ng bulak na puno ng bulak, gusto ko pong itaray. Itatry ko yun. Gusto ko rin i-try yun kasi wala namang masama. Kasi alam ko naman talaga yung tsura nakita ko sa YouTube. Paalam na tayo. Okay. Paano po? Maraming salamat sa oras na nila sa pinila kalakbay. Basta magtanong para po matuto. Huwag magmarunong na alam mo ang lahat na parang tingin mo sa sarili mo ay ikaw na ang pinakamatalino. Tama rin, ha? Maraming salamat po. Basta positive vibes, good vibes. Respeto po sa mga kultura para magkaroon po ng mga payapang pamumuhay sa ating buhay. God bless. Ingat po lagi. Magandang araw. Laban lang. Laban lang.